Permission rin dinulot ng Bagyo Usman sa libo-libong biyaherong gusto sanang magbagong taon sa kani-kanilang mga probinsya. At mula sa mga pantalan hanggang sa mga bus terminal, ang mga pasahero may iniaangal. Mula sa Arena Center Bus Station, saksi live si Cecil Villarosa. Cecil. Igan, hindi gaya ng sitwasyon noong bago magpasko, hindi gaanong dagsa ang mga pasahero dito sa Araneta Center Bus Station ngayong gabi. At sa tala ng pulisya, nasa 250 ang bilang ng mga pasahero na nag-aantabay ng mahasakyang bus dito nga sa Araneta Center Bus Station, pero karamihan sa kanila stranded dahil walang mga bus na bumibiyahe patungo na Visayas at mga lalawigan sa Bicol na tawid dagat. Inabutan namin ang mga stranded na pasahero na naglatag na ng karton sa sahig na kanilang matutulugan. Malamang daw, dito na sila sa bus station, sasalubungin ang bagong taon. Sabi nila, pag magunyong bagyo, baka bukas makakalis na kami dito. Medyo malungkot kasi ang ano kasi namin, balak talaga, inahabol talaga namin yung New Year. Wala kaming ibang pag-aistihan. Dito na kami talaga kung kailan kami makakalis. Ang pamilya ni Roberto, tatlong araw nang narito sa bus terminal kasama ang anak. Ayaw na raw niyang umalis dahil baka biglang magkaroon ng biyahe. Pagtatatlong gabi na kayo ngayon? Kung hindi kami makalis, pangtatlo na ho. Kumusta naman ho dito ngayon? Okay lang, kaya lang medyo sa budget lang ho. Medyo bitin-bitin tayo pagkadating dyan na mahaba-haba yung ano, tambay. Dahil pangatlong gabi na nilang dito matutulog, lumaki daw tuloy ang kanilang gastos. Hindi pa sila nakakarating sa kanilang destinasyon. Ang pamilya kuna, hindi na rin umalis matapos makan sila ang kanilang biyahe patungo Masbate kahapon. Marami raw ang gamit nila para bumalik pa sa kanilang mga kaanak sa Quezon City. Walang ligo. Si Armeron, pero yung pagligo ang hirap, may bata pa. Sa mga bus station sa kahabaan ng EDSA, dagsali na mga pasahero. Ayon sa Bicol Isarog, magdaragdag sila ng biyahe sa oras na payagan na sila ng Coast Guard at LTFRB. Sa Batangas Port, magdadalawang araw ng ilan sa mahigit 600 stranded na pasahero. Pero ang higit nilang pinoproblema. Makatatos. Gastos. Oo, mahal yung bilihin dito. Tapos, mahirap yung tulugan. Sa labas ng pier, mahaba rin ang pila ng mga stranded na truck papunta ng Romblon at Visayas. Ang mga pasahero naman sa Tabaco Port, binigyan ng libreng pagkain. Sa Matlog Port na rin nagpalipas ng gabi ang ilang stranded na pasahero. Sa dami ng mga bus at sasakyang hindi muna makakabiyahe, nagmistulang paradahan ang palengke at bahagi ng Maharlika Highway. Mahaba na rin ang pila ng mga sasakyan papunta ng San Ricardo Pier sa Southern Leyte. Sa Allen Port sa Northern Samar kung saan damang-dama na ang hagupit ng Bagyong Usman, naubusan na rin ang budget para sa pagkain ng ilang pasahero. Pangangailangan namin po pagkain kasi wala na po kaming sapat na budget. Hindi po namin alam kung hanggang kailan kami dito. Ito pa nga, hindi pa nga kami nananghalian ngayon. Kanselado na rin ang biyahe ng mga sakyang pandagat sa Iloilo. Karamihan sa mga stranded na pasahero, kahapon pa nagbabakasakaling makasakay at makauwi. Ayon sa Department of Transportation, nasa 19 na pantalan sa bansa ang tigil operasyon muna dahil sa Bagyong Usman. Sa pinakahuling tala ng Philippine Coast Guard, mahigit 20,000 na ang mga pasaherong stranded sa mga pantalan. Sa mga oras na ito, Igan, ay mangilan-ngilan na lamang ang mga bus na dumarating dito sa Araneta Center Bus Station at karamihan sa mga bus na yan ay mayroong biyahe na patungo sa lalawigan ng Quezon at mga lalawigan sa Bicol. At ayon sa mga dispatcher, may kabagalan bago mapuno ang kanilang mga bus. At live mula dito sa Araneta Center Bus Station, ako si Cecil Villarosa, ang inyong saksi.